Patuloy pa rin ang mga national dance sport athletes na sina Sean Aranar at Ana Nuwala Aranar. Sagpapataas ng kanilang world rankings kahit hindi sila nakalahok sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia. Ano naman kaya ang kanilang target na makamit ngayong taon? Ating alamin sa ulat ni Darren Oclares ng PTV Sports. Sa tuwing sasapit ang Southeast Asian Games, kabilang ang national dance sport athletes na sina Sean Aranar at Ana Nuwala Aranar sa mga inaasahan na makapag-uwi ng medalya para sa bansa. Pero sa kasamaang palad, hindi napabilang ang kanilang event sa Cambodia SEA Games noong nakaraang taon. Pagkakataon sana ito para kina Sean at Ana na depensan ang tatlong ginto na kanilang nasungkit sa Vietnam sa ika-31st edisyon ng Vietnam Meet. Sa kabila nito, ayon kina Sean at Ana, naging abala pa rin ng 2023 at naging punteriya nila na mas pataasin pa ang kanilang world rankings. Ilang mga kompetisyon ang sinalihan ni Sean at Ana sa iba't ibang mga bansa, kabilang na ang World Dance Sport Federation Open nito lamang Nobyembre sa Cano Street, Linya. Sa amin naman ni Sean, sa partnership namin as a dancer for us, this last year, 2023, yung pinaka-busy namin na taon. Kasi since we are preparing for Asian Winter Games, so nagiging all out talaga kami politics sa training, sa competition. So far sa amin, sa partnership namin, ang nangyari rin sa amin last year is mas nag-up rank yung result namin sa world ranking. Kaugnay naman ng unti-unting pag-angat ng dance sport sa bansa, nagpasalamat naman si Ana sa mga isinasagawang grassroots program ng Philippine Dance Sport Federation upang makahikayat pa ng mga batang dancers. In a way, nagpa-press siya kasi mas maraming mga batang bago na sumasali. So ibig sabihin, through the years, lalaganap pa ng lalaganap yung dance sport, which is very good. And also, this is because with the help of the Philippine Dance Sports Association, na marami silang ginagawa mga grassroots program. So nahihikaya talaga yung mga bata natin. Sa darating na weekend, kabilang ang pares ni Sean at Ana sa mga sasalang sa unang PDSF quarterly ranking competition na isasagawa sa Field Sports Arena sa Pasig City. Darryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.